Sa video na ito, pag-uusapan natin kung gaano nga ba kalapad yung mga gulong na pwede nating ilagay sa mga bikes natin. Kaya umpisa na natin! Bago natin pag-usapan kung gaano kalapad yung pwede nating ilagay na gulong sa mga bikes natin, ano nga ba yung mga advantages ng mas malapad na gulong? Yung mga malapad na gulong ay nag-i-improve ng handling dahil sa mas stiff o sa mas matigas na sidewall na nakakadagdag ng support when cornering. Nag-i-improve din yung braking at traction dahil sa mas malapad na gulong dahil doon sa mas malapad na contact patch. And syempre, mas malapad na gulong meaning mas maraming air volume and nakakatulong yon sa absorption ng mga bumps. Pero gaano nga ba kalapad yung gulong na pwede natin ilagay sa mga bikes natin? Merong dalawang deciding factor sa kung gaano kalapad yung gulong na pwede natin ilagay sa mga bikes natin. Yung fork or yung frame clearance, yung unang-unang bagay na kailangan natin tingnan bago tayo magkabit ng mas malalapad na gulong. Kailangan natin makita kung kakasya ba talaga yung bibili natin or yung gulong na plano natin ilagay sa fork or sa frame. Tandaan natin na mas malapad ang gulong, kailangan din ng mas malapad na inner rim width. At yon ay para ma-maintain yung square profile ng isang tire. Kung maglalagay tayo ng wide tire sa isang narrow rim, ine-expose natin yung sidewalls sa mga cuts or damage. Nagkakaroon din ng round profile o yung tinatawag natin na light bulbing yung gulong o yung tires. Ito yung type ng tire profile na nagpo-fold sa cornering. Sa Maxxis website, meron silang ginawang chart para sa recommended tire and rim pairing. Pero syempre, tandaan natin na ito ay recommendation lang or guide para sa isang hassle-free na rim at tire pairing. Personally, nakapaglagay ako ng 2.30 inches na tire sa isang narrow rim na merong 19mm na inner rim width. Hindi ako nagkaroon ng kahit anong problema or kahit anong issues and na-maintain ko din, so far, yung square na tire profile. Although sa tingin ko, yun na yung max na pwede kong ilagay sa rim na meron ako ngayon. Kung gusto kong maglagay ng 2.40 or 2.50 in the future, kailangan kong magpalit ng mas malapad na rims para doon. And that's it! Kung nagustuhan mong video na to, like and share mo sa tropa mo na kailangan ding malaman ng mga bagay na to. Huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito. I'm Bong Salvacion and this is Kamoto Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!